Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?"
Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po'y 29 na linggo ng karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo ngayon, medyo sinubukan si Jesus, no? Gustong gumawa ng paraan ng mga Pariseo na siya ay hanapan ng isang pagkakamali. At ano ang pagsusubok, no? Yung tanong nga po na dapat bang magbayad ng buwis, no? At alam naman natin yung mga Hudyo, no, medyo kahit papaano kumokontra yan sa gobyerno ng mga Romano, dahil nga lahat nga ng tao doon nung panahon ni Jesus ay may obligasyong magbayad ng buwis, no? Kaya kung sasabihin ni Jesus na hindi dapat magbayad ng buwis, no, sa mga Romano dahil sila ay Hudyo, baka sila gawa ng isang kaso, no? At lalo na si Jesus kung siya'y sasabihin niya ito, no? At kung sasabihin naman niya na dapat magbayad ng buwis, medyo yung ibang mga Hudyo hindi magagandahan sa kanyang salita, no? Dahil alam naman po natin na matagal na silang kumokontra dito sa nakagawi ang batas na ito, no? Pero matalino si Jesus. Alam niya ang pakay nitong mga Pariseo na gustong siluin siya, no, para talagang mawala na siya sa balat ng lupa, dahil alam naman nating ito yung kontrapelo para sa kanila, si Jesus, no, na nagpapahayag ng mabuting balita na kahit papaano binabatikos din ang kanilang pagsasabuhay hipokrito, no. Anong ginawa ni Jesus? No, kumuha siya ng isang salapi, no, isang denaryo, at sinabi nga niya, "Sino nakikita niyo dito, no, ang mukha doon sa salapi?" Di sinabi lang si Cesar. Di ang ganda ng sagot, no, "Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos." Maliwanag po ang aral, no. Alam naman natin ang obligasyon natin sa estado, sa gobyerno, sa pamahalaan, sa ating bayan. Alam din naman natin ang obligasyon sa simbahan. Sa tingin ko naman, walang dapat pagsasalungat doon sa dalawang obligasyon na yun, dahil ang obligasyon naman natin ay para sa yung sinasabing common good, no? Para sa kabutihan ng lahat, di po ba? Gumagawa nga po ng batas ang pamahalaan para sundin ng mamamayan, para maayos ang takbo ng estado. Ganun din naman po, no? May mga batas ang simbahan na dapat nating sundin para alam natin ito ang magiging daan patungo sa kaharian ng Panginoon. Hamon yan sa lahat ng mga mananampalataya o Kristiyano. Magandang itanong, eh, no? Para sa atin, tumutupad ba tayo o sumusunod sa ating obligasyon, masa pamahalaan o mapa sa simbahan? Ikaw, Katoliko ka. Hindi mo maialis na ikaw ay, halimbawa, mamamayang Pilipino na dapat sumunod, no, sa pagsasaayos ng ating lipunan. Lumalabag ka ba sa batas?
sumusunod ka ba sa dapat gawin para maayos ang pamamalakad ng ating lipunan. Ganun din naman, no, sa ating simbahan, alam naman natin ang mga utos ng Diyos. Sinusunod natin ito dahil gusto natin ang ating kaluluwa sa bandang huli ay mapunta sa Panginoon, sa langit. Kaya kahit saan, titignan natin, ang hangarin ay kabutihan at kabanalan. Sana tupdi natin yung nararapat, no? At alam naman natin, sa bandang huli, ang nananaig pa rin naman ay ang batas ng Diyos. Ang batas ng pag-ibig, batas ng kapayapaan, batas ng pagpapatawad, batas ng kalayaan, batas ng kabanalan. Sana bawat isa sa atin, sa ating buhay, lahat ng gagawin natin, no, ay para sa Diyos, para sa kapwa. Pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos. Pagpapahayag at pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Freestyle! God is good? Siyempre. All the time? Grabe. Mga ka-hashtag, pwede nyo po kaming i-follow sa aming FB, Twitter at Instagram accounts. At mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. At ito ay makikita niyong lahat sa inyong mga TV screens.